oportunidad at tulay sa tagumpay ng pagninegosyo. Idol Connect. Magbibigay kaalaman patungkol sa makabagong teknolohiya at pagpapalago ng pangkabuhayan. Idol Connect. Magsisilbing gabay sa mga konsumidor sa pagpili ng angkop, tikalidad at abot kayang mga produkto. Idol Connect. Ang programang mag-uugnay sa tao at pamahalaan. Idol Connect. Mga idol, connect na. Idol Connect. Samahan si Idol Makol mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lang sa mas pinagkakatiwalaang himpilan sa Gabikolan, 89.1 Idol FM Legazpi, sa Bicol Idol. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Barangay Lupi. Prieto Diaz, Orsogon, mga ka-idol. Nandito po ngayon ako sa Barangay Lupi, Prieto Diaz, Orsogon, kung saan ito po ang birthplace ng aking asawa, si Shirley. Meron kaming pinuntahan dito, pero ito, nagkataon. Tuwan-tuwa po ako na nandito ko ngayon sa Barangay Hall mismo ng Barangay Lupi. Ang ganda na ngayon ng Barangay Hall ng Lupi. Ang gustong-gusto kong ipakita sa mga mga taga-Lupi sana kung nanonood. Kasi ibang-iba na to, mga ka-idol, kaysa dati nung pumupunta ako. Anyway, sa ngayon pong araw, mga ka-idol, habang nandito ako ngayon sa Barangay Lupi, Prieto Diaz, Orsogon, sa mismong Barangay Hall, ay muli tayong magsasama-sama sa ating programang Idol Connect. At syempre, kasama pa rin natin ang ating mga regular na kasama sa programa. Habang nandito ako ngayon sa Prieto Diaz, Orsogon, kaugnayan pa rin po natin ang ating global leader ng Sambahayang Ginto Atomic Global, si SRN Gerard, dyan sa Statham, Georgia, USA. At sa ngayong umaga po, mga ka-idol, meron tayong pag-uusapan. May pagkukwentuhan tayo. Minsan, hindi lang produkto pinag-uusapan natin, Sir Gerard. No? Meron tayong makakausap na isa rin pong sales master. Buti ngayon may sales master tayong kausap. Kahapon, Sharon Rose Master na dalawa. Kasi gusto ko na rin maranasan, ano bang pakiramdam ng sales master? Baka in 2 months, in 3 months, parehas na rin tayo niyan. Sana ganun, no? Mayayari. Pero parang inaamoy-amoy ko na. Kasi ngayon po, Sir Alan, ikaw ngayon ang makakausap natin. At mamaya, may mga tatanong ako sa iyo tungkol sa experience mo sa produkto. Kung ano yung mga produkto na mas nagtatak sa isipan mo, pati sa iyong eksperyensya. Pero mga ka-idol, yung mga nakakasunod sa ating programa, nais po naming muling sabihin sa inyo na Atomy is an online shopping company. It's a distribution company ng mga pang-araw-araw nating pangangailangan. Eh bakit naman may ganun pang mga pang-araw-araw na pangangailangan? Eh alam mo, kakaiba ito si Atomy, mga idol eh. No? Kakaiba. Meron tayong mga araw-araw na ginagamit mula pa nung tayo mga bata pa hanggang dun sa mga tumatanda na hindi natin alam yung mga produkto pala na yan pagka ginagamit natin pang-araw-araw ay nagbubukas ng oportunidad. Na yung mga produkto na yun na ginagamit natin, papakinabangan natin, ha? Mapapakinabangan natin sa ating mga kalusugan, pati sa pag-maintain ng ating mga kagwapuhan, kagandahan, kagandahan panloob at panlabas ng ating mga katawan. Pero habang kinukonsumo natin yan, yung sinasabi kong nagbubukas na oportunidad, merong income na pwedeng mangyari din po sa inyo tulad dito sa ating mga nakakausap. At nangyayari na rin po sa akin paunti-unti. At hindi lang po ito, paunti-unti ah. Siyempre sa simula, unti lang, paunti-unti, tumataas. Pero habang tumatagal na nararamdaman mo ang kagandahan ng kalusugan, mararamdaman mo rin po ang kalusugan ng iyong bulsa. Pero ang tanong, Idol Makol, magkano gagastusin ko para mabuksan ang aking oportunidad? Wala po yung gagastusin, mga ka-idol. Kung bubuksan mo ang oportunidad, simple lang yan. Maging miyembro ka ng Atomy.
paano naman mag-member? Bigyan mo lang yung anim na detalye ng yung na impormasyon ng iyong pagkatao. Libre mag-member at mabubuksan mo na ang oportunidad para mas mabilis ang oportunidad na yan mag-grow. Bumili ka ng produkto within the year. Ha? Hindi ka sinasabihan na pag nag-member ka, bumili ka agad. It's up to you. You have 1 year na napalugit para mag-isip-isip. Itutuloy mo ba ang paggamit ng produkto o hindi? E kung nabuksan na ang iyong oportunidad at gusto mo ito unti-unting mag-move, subukan mo kahit sa toothpaste lang. Toothbrush. Magkano lang yun? Bumibili ka naman dyan ng mga toothbrush at saka toothpaste eh. So doon pa na bumili kay Atomy. Paano bumili? Ay tuturuan namin kayo kung paano. Para yung sinasabi kong pagbukas ng oportunidad ay maranasan mo. Dahil amin pong nararanasan. Tingnan mo po ang aking kagwapuan. Plus one. Dati. So dyan, nag-ayabang ako ngayon ha. Pero parang mas gwapo itong nasa van ngayon. Si Bro OG Platon. Hi ka naman muna dyan. Kaway-kaway, Bro OG. Abang tayo morning, sa Idol. Good morning po sa lahat. Ayan. Mga ka-Tomians, nandito po pang may ngayon na nagpabiyaya po kung ng ligas. Salamat po, Idol. Back to you. Yeah. So mga ka-Idol, konektado tayo dito sa Idol Connect. Habang siya ay nasa biyahe, ako naman nandito sa Barangay Lupi Prieto Diaz Sorsogon. Sa again, sa lugar ng aking asawa kung saan siya ay pinanganak. At si Sir Gerard nandiyan sa USA. Sir Gerard, nasa ganito akong lugar. Parang pag nag-umuwi ka ng Bicol, sa bagay, taga-Sorsogon ka, alam mo naman ang lugar. Eh, ano? Ito po ako. Doon sa harap ko ay dagat. Ito yung road nila. At doon sa kabila, nasa likuran ko, ay dagat naman yon. Mamaya mag-swimming ako. Sir Gerard, sige na po. Ano, pag-usapan na natin. Ipakilala mo na. Sino ba yung ating makakausap? At yung ibang mga tanong natin ay mamaya sasabihin ko. Ano? So, teka, pabigyan ko lang kayo ng ilang segundong tingin doon sa lugar na kung saan yan doon yung dagat kung makikita nyo. Parang against the camera ba? Hindi nyo makita, ano? So, yung lugar na yan sa likod ko, merong isla. Ayun, kita nyo ba yung isla? Oo. Nakita nyo na? Ang ganda. Yan pong isla yan ay isla ng Rapu-Rapu. Diyan din ako ipinanganak hanggang makapagtapos ng high school. That's Rapu-Rapu Island. So, pagka pangarap po po dito, Idol, Sir Gerard, ha, pagka po ako ay nagkaroon na ng magandang income sa Atomy, gagawa ako ng fast boat dyan para pagpupunta ako doon, mabilis tumawid papuntang isla ng Rapu-Rapu. Ayan, nagsisimula sa mga pangarap, di ba? Mas maganda yung mga pangarap eh. Sige, Sir Gerard, pakipakilala na ang ating guest for this morning para sa isa na namang pagkakataong ma-share natin sa ating mga viewers, mga listeners, ang kagandahan ng produkto ng Atomy. Sige po, Sir Gerard. Ayan, maraming salamat po. Salamat po, Idol Macol. Nakakainggit po kayo. Ang ganda ng scenery nyo dyan sa Prieto Diaz. Magandang umaga po, Pilipinas. Maray na aga, Bicolandia. Magandang buhay, mga ka-Idol Connect, ang ating mga viewers and listeners. And of course, magandang buhay sa mga kapwa nating Atomians. Ngayon po ay araw ng Martes, ay napakaswerte natin sapagkat makakasama natin ang isang power couple na kung saan ay ito po ang kanilang affiliation na center ay ang ating pong Atomy Mindoro Center na pinangungunahan po yan ni Diamond Master Dr. Tim Pasis Magno. Ito pong dalawa ito, itong mag-asawa na ito, ay nako, Idol Macol, nakasama ko ito sa Korea last year. Wow. May tinatago kami na Korea Success Tour. Nako, nagpagkakasama kami doon. Mamaya, interviewin mo sila niyan, Idol Macol, kung anong mga experience nila doon. But bago po yan, sila po ay narito para magbigay, siyempre magpapakilala sila kung paano sila nagsimula sa Atomy, okay, kung sino nag-imbita sa kanila, at ano yung mga iba't ibang produkto na nagamit na nila at meron po sila ng mga magagandang resulta na experience or experience sa mga produkto na yon na yan po ay ibabahagi nila sa ating mga
listeners and viewers para po ma-experience din. Sige po, Idol Makol, tawagin ko na, no? Siyempre, okay. Give and take yan kasi husband and wife yan. Siyempre, tatawagin muna natin yung haligi ng bahay. Sino ba yun? Ang gwapong ama, ano? Si Sales Master Alan Ross. Sir, pasok po. Hello, magandang umaga sa mga listener dito sa Idol Connect. Kinagagala ko pong kami po ay maimbitahan dito upang mag-share. Talaga naman tunay nga pong napakaganda nitong aming napasukang itong negosyo. Ito po yung Atomy. Actually, yung Atomy talaga ay nung una po talaga ay hayaan niyo munang magkwento ako tungkol sa Atomy. Actually, I had been in a lot of networking company. Kumbaga sa ano ay talagang umay na ako. May kaibigan po ako na patuloy laging sinasabi sa akin na sumali ako dito sa Atomy. Hindi ko lang siya pinapansin at palagi niya akong kinulit. Sige na, tutuloy naman ito, tsaka maganda dito. Lahat ng kailangan mo, andito na. Sabi ko, anak, ako busy ako. By that time, I'm personal handling meron po akong transport. Meron po akong van. I personally na ako po ang nagdadala. Nagkikater po ako ng mga tourist. Kaya by that time, I'm so busy. There are time na anong ako po ay may naibook na malapit po sa lugar nila. Nagkaroon po kami ng pagkakwento at sinabi niya sa akin na ako ay sumali daw dito sa Atomy. Sabi ko, ano ba talagang produkto niyan? Lahat na nga hanapin mo, mga basic needs. Pag sinabi natin yung basic needs, talaga pong araw-araw gagamitin niyo pa. Ano ba yung mga basic? Pamula pag-gising mo, magtututbas ka, magkakape ka, maliligo ka, maghuhugas ka, everything is in there. Kaya medyo na-amaze din ako. Sabi ko, baka mamaya niya mag-i-invest na naman tayo. No, pare ko, wala kang i-invest. Oo, sa kakakita ng negosyo na walang i-invest. Ay, ano ko nga sabi, basta may tin ka. Meron ito, pinakita ko. Sige, iligay mo sa akin. Baka mamaya, sisingilin mo na naman ako ng investment. No, wala kang i-invest sa registration, ganyan. Walang registration pin. Basta tibigay mo sa akin yung tin number mo, ako bahala sa iyo. At saka yun, pag nakita mo, malalagyan ka ng, ano, ng mga consumer under you. Consumer under you. Hindi, kasi ito left and right lang. Binary system. Sabi niya, maglalagay lang tayo ng consumer group sa left at maglalagay tayo ng consumer group. O siya, sige na nga. Tapos sabi niya, binigyan niya ako ng toothbrush at toothpaste. Oh, dito yan. Oo nga, sabi ko, baka mahal to. Ba, mura lang yan. Alam mo ba itong toothbrush na ito? Made in, imported ito, sabi niya. Tinignan ko, parang mahal eh. Mukhang mga 200 peso to ah. Hindi ah, 54 pesos lang yan. Ha? Tinitignan ko ganyan, yung bristle, maganda. So mula nun, ginamit ko yon. Binigay ko yung info. Sige nga, bahala ka dyan, pero huwag mo kong sisingilin ha. Pag ginamit ko sa bahay yung toothbrush ko yun, sus ko po, napakaganda. Talagang yung bristle niya ay very, very soft. At saka yung kanyang toothpaste na kapartner ay talagang napakaganda sa gilagi, napakaganda. At ito ay nakita ko na, aba, ito pala ay may green. Sabi ko, ito ay organic. Sabi ko ganoon. Tapos manamis-namis siya maganda compare doon sa mga leading brand na ating ginagamit. So doon, na-captured ako. Tapos pag-gising ko sa maga, napaka-fresh ng hini ko. At yung pala ay napakamura. Imagine, don't you know, na yung galing na imported na yon, how much? Only 54 pesos. Wow! Diyos ko po, ang ganda. Quality talaga siya. Talaga ang kanyang kwalidad ay glorieta, pero ang presyo ay pang-divisoria. Kaya napakaganda po kung masa. At saka isa pa, sabi ko naman, without Atomy, I still using toothbrush. Dandiyan si Atomy, wala, magtutoothbrush pa rin ako. Eh sabi ko, dito na. At namalaman ko, lahat pala ng bibilin ko sa Atomy, ay meron palang points. Kaya tuwan-tuwa ako. To make the story short, ay talagang dumami yung consumer left and right. Sila ay sumasali sa akin, hindi dahil doon sa, kundi dahil doon sa product. At nung una, nung ako ay nagaganyan na, nagkataong si Mrs. ay na-COVID. That time, kasi sumali ko na-COVID. At ang naging problema ko kay Mrs. ay nauubos yung kanyang buhok. Sabi niya, di ba nag-Atomy ka? Ano bang magandang product ang bibigay mo sa akin? Sabi ko, meron dun eh. Tawag kay doktora. Yung doktora, yung head po namin, si Doktora Magno. Sabi ko, Dok, nalulugo na, uubos na ho yung buhok ng asawa ko. Sabi ko, lahat ho ng wig sa Lazada ay nabili na niya. Kasi po, hindi siya makapasok sa office. Talagang nakakalbo na po siya. And then, sabi niya, eh, sige na, papa. Talagang na akong pumasok kasi nauubos na nga ang, ano, kahit pa yung sa hangin, nauubos na talaga. Talagang nakalbo-kalbo na siya. Tapos yun, nung pagbili ko po ng product, ay
pinagamit ko kay Mrs., yun po ay talagang, nung magamit ni Mrs. ay talagang, ilang gamit mo lang, Miss? Three days pa lang yun nagagamit na wala na yung pagpupon ng hair. Kaya na-inlove ako, na-inlove talaga ako sa Atomic product. At tuloy-tuloy na akong gumamit niyan hanggang sa, alam niyo ba, nakapunta pa kami ng Korea. Talaga naman ako'y tuwan-tuwa. Kaya ako'y talagang, ang pag-share ko po sa inyo ito, ay talaga ako'y tuwan-tuwa. Ay, at taas na ako pong i-share sa inyo ito. I-try nyo lang po yung mga product. Talagang, the product will speak itself. Hindi po kayo sasali dahil sa may kikitain kayo. Hindi po kayo sasali dahil sa kung ano pa man. Sasali po kayo sapagkat ang produkto ay gagamitin nyo araw-araw. Mula sa sipilyo, mula sa sabon, panlaba, panghugas ng plato. Everything is in here. May mga pagkain tayo. Talagang kompleto, Ricardo, na po ito. Opo, my health, my food supplement. Ito na nga. So ito si wife ko. Ay pwedeng mag-testimony po tungkol sa product na yan. Magandang umaga. Good morning po sa ating lahat, mga listeners. Ma'am Enchi, may tanong po muna ako. Ilang, Sir Alan, ilang beses pa o ilang buwan po ba ginamit ni Ma'am yung hair tonic bago na experience yung kakaibang husay ng ating produkto? Ayun, ito talagang napaka-excited po ako. Talagang gustong-gusto ko na talagang ano. So, ito po si Mrs. ay siya po ang makakasagot niyan. Sige. Sige po. Kasi po July 29, 2021, na-COVID po ako, pati kami, na-COVID kami sa NFA po ako as a employee of National Food Authority, na kahawa-hawa kami doon, na-infected din po ako ng COVID, na I was hospitalized for 5 days. At nung pag-uwi ko, nung gumaling na ako, kasi siguro ka ako, epekto ng mga tinurok sa akin yung remdesivir, nung sa paggaling ko, naramdaman ko na yung buhok ko, siguro mga 3 weeks na nung gumaling na ako sa COVID, nalalagas yung buhok ko. Unti-unti lang nalalagas, pero nung a month, nung after 2 months, malakas na yung palalagas. Tapos sa papansin ng mga office mate ko, kita na yung tuktok ng ulo ko. Ito yung tuktok, na. Tapos ang ginawa ko, siguro mga 2 months, hindi na ako everyday maliig mag-shampoo. Once a week na lang ako mag-shampoo kasi tuwing liligo ako, marami doon sa drain. So, ang ginagawa ko, sa ano na lang ako lumiligo, sa lababo, dito sa lababo, hindi na sa banyo kasi baka magbara doon sa downspout. So, nung napanggit ko nga sa kanya, mga October, sige papa, ito pala yung nagaganyan sa Atomic. Tanong mo kay Doktora Magno, kasi ang dami ko nang nabili sa Lazada ng mga pangpatong sa buko, yung pang-wig. Tanong mo, baka mayroong makakatulong sa panlalagas ng hair, sabi ko sa kanya. Tapos may dala nga siya yung hair tonic. Yung hair tonic, ano niya, ito mami, subukan mo itong hair tonic. May dala rin siyang shampoo, conditioner. Trinay ko naman yung nag-shampoo muna ako, nag-conditioner. Tapos makatapos ako makashampoo, basa pa yung buhok ko kasi pina-spray ko, saka siya nag-i-spray sa amin. Lahat ng amin, in-sprayan niya nung gabi. Tapos sa tulog ako, andun yung hair tonic. Tapos sa umaga, papasok ako sa office, in-sprayan niya uli ang aking amin, yung scalp ko, in-sprayan niya ng hair tonic. Tapos yun ay mga 3 days lang. 3 days na sunod-sunod, umaga at gabi, naalagla ko may hair tonic. Hindi ko siya sinashampuan na nakababad yung hair tonic. Naramdaman ko, hindi na siya nalalagas kasi noon pag ako'y liligo, kahit nanunod ako ng TV, yung ano ng electric fan, naramdam ko yung nalalaglag sa baraso ko yung hair ko. Tsaka pag nagwalis ng sahig, marami talagang buhok na nakukuha. At saka lumipis na talaga yung buhok ko, nakita nila sa office, naawa sila sa akin kasi siguro mahina yung immune system ko kumpara sa kanila kasi nalalagas din ang hair nila yung mga nagka-COVID sa amin sa office, pero hindi ganun sa grabe sa palalagas ng hair ko. Tapos nag-search ako sa Google, marami ako sinerts ko ano mga shampoo na ano, nag-online ako, nagbili ako sa online na mga pang hair loss. Wala, hindi effective. Pati yung mga aloe vera, naubos na yung aloe vera nung aking kumare, dinadala na ako, in-apply ko, hindi rin siya mag-effect yung panglalagas ng hair ko. So, ito nga, yung hair tonic, dito ko na 3 days lang na hindi na siya nalagas. Sabi ko pa sa kanya, Papa, dapat pala, ang laki nito, ay 3 araw ay magaling na. Dapat pala nang hingi na lang ako sa kusino may hair tonic kasi
hindi na pala sana ako bumili. Yung pa sabi ko, kasi magaling na siya. Sabi naman ni Dr. McDonald, continue to use the hair tonic at para daw magsibulan. Tapos siguro mga by November, December, kita ko talaga, may na... nagsisibulan na yung hair ko. Kaya no mga March 2021, kita na dito sa ilalim, kasi ang buhok ko, Carly, nagsibulan na lahat yung mga nanlagas. Kasi na nanlagas ang buhok ko, ang nanlagas sa akin yung black. At yung mga white hair, natitira siya. Tapos pag hinihila ko yung white hair, masakit sa anit, matibay siya. So, yung black ang hair, yung itim na buhok ko, yung talaga yung nanlagas. Tapos nakita nila mga March 2022, nakita nila sa office, kumapal na yung buhok ko kasi nagsibulan na yung mga ano, nakita nila. So, na-share ko rin sa office. May mga bumili din doon ng hair tonic. So, yun ang nakita ko. Napakaganda ng hair tonic. Ang bilis ng effect, talaga, ang bilis ng effect. Tapos, na-search ko rin sa ano, ang dami pala nag-testimony na tulos tungkol sa hair tonic. Nakita nila yung before and after ng paggamit nila ng hair tonic. So, ipinamamalita ko talaga, napakaganda ng product ng Atomy. Yun lang. Thank you. Ayan. Idol, gaganda naman nung kwento. Actually, mga idol, dun sa produkto na yon, ako po ay tuwang-tuwa. Dahil sa ganyang kwento po ni SM Menchi, ay mas lalo po tayong, mas lalo po tayong nakukumbinsi na ang mga produkto ng Atomy ay ganun kagaganda. Ano? So sa'yo po pala, Ma'am Menchi, ay ilang 3 days pa lang ramdam mo na yung paglagas ay natigil. Yes, naramdaman ko kasi nung after 3 days, kasi takot nga ako maligo na yung nagsa-shower lang ako, yung ang ulo ko, hindi ko sinasama, once a week ko nga lang siya basain. Pero nung mag-hair tonic ako, after 3 days, nagligo ako, nakita ko na doon, hindi siya yung panlalagas niya, hindi katulad ng dati na ang daming nakuha doon sa drain. Ay doon sa ano, ay naging tumibay yung buhok ko. Nag-stop na talaga yung pag-hair loss niya. Kaya naman pala, si Sir Alan, kanina, kitang-kita ko sa kanyang mukha ang tuwa na nakilala niya si Atomy. At gusto ko pong bigyan din yung sinasabi mo na sumali ka or dito kay Atomy, hindi dahil sinasabi ang promesa na may kikitain ka. Actually, parang titingnan mo yung talaga naman yung secondary part eh. Kasi kahit may pangako si Atomy na pwede kang kumita, pero kung hindi ka magiging proud sa mga product, magdadalawang isip ka. Kung hindi mo napapatunayan ang produkto, wala kang confidence to share to others. Kahit pa may sinasabi na pwede kang maging mayaman sa company ito, pero paggamit mo ng produkto, ikaw mismo ay na-disappoint, aahanin mo naman yung pangako na yun kung ikaw mismo sa sarili mo, disappointed ka sa products. Pero kung merong pangako, na merong kang pwedeng kitain at kikitain mo yan na hindi bigla dahil kailangan mo munang patunayan sa sarili mo na ang produkto ay may magandang hatid sa iyong katawan, sa iyong pamilya. At pagka ito na-experience mo, napatunayan mo, doon mo ngayon maiisip na pwede talagang magkaroon ng income dahil may mga taong matutulungan ng produkto, matutuwa dahil sa paggamit ng produkto, magiging malakas ang loob na ibahagi sa iba na walang pag-aanlindangan. Pero puro tuwa ang mararamdaman na ibabahagi sa iba ang karanasan at kagandahan ng produkto. At doon po tuloy-tuloy magkakaroon ng opportunity para mag-earn. Tama po ba ako, Sir Alan? Tama po, Sir. Hindi ako pumasok sa company kundi dahil sa kikita. Kikita. Kasi usually yung mga typical na mga networking na yan ay talagang i-hide ka doon sa kikitaan. Ganyan, kaliwat ka ng kikita, multiple account. Dito talagang the best. Kahit sabi ko nga sa inyo, I've been in a lot of networking company. But maraming nagtampo, ganyan, kasi hindi kumita. Ay dito talaga, hindi ako sumali dahil sa may kikitain. Sumali ako dahil yun sa produkto. Talagang na-amaze ako. Na-amaze ako, sabi ko. Tsaka isa pa, yung produkto pang araw-araw natin ginagamit. Imagine, early morning, pagising mo sa umaga, ano bang hahanapin mo? Pagliligo ka, may shampoo, may lahat nandiyan na sa paliligo.
magkakape ka, mainit na kape. Ang kape niya po nila, ang ganda, napakamura ng kape. Kumbaga sa, at saka yung kape po nila, Arabica. Ha? Hindi katulad po ng ibang kape na sa market na Robusta. Magkakaroon po tayo ng palpitation dito. Man, oras na ano, sa amoy pa lang, katalo na. Alam niyo po yung Starbucks? Yun po, ganun po yung klase ng kape na ginagamit nila. And then may panghugas ang plato, may panlapa. Ay, kaya ako'y na-in love. Lahat ang hahanapin andito na. At saka ang sarap i-share. Hindi ka mapapahiya. At magandang gumawa ng negosyo dito. Sabagat the product will speak itself. Pag ginagamit ito, maganda, anong gagawin mo? I-share mo ba? Siyempre, i-share mo. May market ka ba? Siyempre, meron. Sino ba mga nagtututbrush? Eh, lahat naman ng tao nagtututbrush, nagtututbrush. Eh, as I know, Filipino is a coffee lover. Kaya halos 80% ng Filipino is kape. Kaping barako, etc. Talagang napakasarap ng kape. And then nakita ko, ang paggamit kong ganun, isinare ko, aba, doon ko nakitang may pera pala, sir. Doon ko nakita na may pera pala. So doon pa lang po ako nagpursige. Kaya nga po ako nakasama ng Korea eh. Nagpursige po ako, naging sales master po ako. Kaya pwede rin po kayo na ganun. Nag-umpisa sa wala ha, walang puhunan. Imagine, walang puhunan. Gumamit ako ng produkto, nagandahan ako, isinare ko sa kapwa ako. At talagang ang in-demand, talagang bumibili sila. Inihatid ko pa sa mga opisina. Hanggang sa inaya ko na doon sa opisina ni Dr. Magno, doon na po kami nagsiseminar. Hanggang sa lumawak na po na lumawak ang Atomy dito sa Mindoro. Kaya natutuwa po ko, imagine ha, hindi lang po sa Mindoro. Buong mundo po ito. Ang Atomy po ay nasa 25 iba't ibang. Lugar. Ay sa United States, sa New Zealand, business. Walang puhunan, imagine, kakapi ka, maghuhugas ka ng plato, maglalapa ka, everything is in here, pati pagkain, may mga noodles. Diyos ko, nandito na, may food supplement pa, hindi ko nabanggit. Ang ato may food supplement, number one, hinuhin. Diyos ko po. Kaya mas matutunan niyo, pat malamang yung mga produkto, sumali po kayo sa ato may. The best. Imagine, sir, basta may pin number ka, at kung wala kang pin number, meron sa birth registration number. Probably habang wala kang ano yung birth, yung brand, pwede na po kayong sumakali. Eh, basta may may address ka, may birthday ka, pasok! Pasok ka na doon at itry mo yung product and the product will speak itself. I-share nyo. I-share nyo sa inyong mga anak. Kasi nyo mag-transmit mo lahat ng kahit sa Sir Alan, nasa phrase ba ako? Oh, ikaw. Siya Mako lang wala na ata ng signal. Actually, mga ka-idol, Sir Jared, ano, sinasabi ni Sir Alan yung panghugas? Actually, wala ko na mas na-realize na kay Atomy, lahat ng parte ng katawan mo na gusto mong hugasan, meron siyang produktong epektibo. Sabihin mo na lahat na gusto mong hugasan. At lahat ng huhugasan mo na yan, protektado, mga ka-idol. Teka nga muna, baka hugas ng pinag-uusapan natin, basahin muna natin ang mga greetings natin, mga ka-idol. Ano? Habang binabasa ko yung mga greetings, tingnan niyo po muna ang dagat ng Barangay Lupi na nakikita ang isla pong tinubuan. Sige, Marina Aga po, galing kay Ma'am Emily, SM Emily Auro ng Camarines Norte Atomy Center. Masiram na morning, yan si Siram Jason Buebos, dyan sa Kinabatan. Magandang umaga Pilipinas, Marina Aga Bicolandia, magandang buhay mga ka-idol, Punet at mga Atomyan. Siyan po ang pagbati ni Sir Gerard sa magitan ng FB post, ano?
And hello kay SM Mike Dailan dyan sa Amerika, sa Baltimore, USA. Happy birthday po, Sir Romel P. R. Paharin, Batch 84 President, sabi ni Ma'am Emily Auro. And magandang umaga po sa lahat watching from Anthony Dyke, Camarines North Center. Si Sir Grois Gro Sarisuki, Sir Lordy. Good morning, Edwin McCall. Yan po si Pastor Rodi Alamer. Magandang umaga, Pastor Rodi. Maraming salamat po sa iyo. Diyan sa Sursugan City. Maraming salamat po sa iyo, Pastor Rodi, dahil isa ka po sa malaking bagay sa grupo natin dito sa Bicol, sa Atomy. Kasama diyan sa Atomy Center, Sursugan, with SM Group Pinky. Wow, may palakad-lakad pa ang drama, ha? Sabi ng aking jowa. Siyempre, nandito ako sa lugar na kung saan ka lumaki. Diba? Parang na rin akong Tagalupi. Yan po ang sabi ng aking jowa. Good morning, Idol McCall. Bulanyo, shout out sa mga katomians ng Jelly Car sa Zamboanga City. Ma'am Ebony, Ma'am Annie, Ma'am Ivy, Ma'am Marcy, from Special Agent Sir Mario Obigoso. Magandang buhay lahat ng atomians worldwide. Galing kay Shirley na aking jowa. And maray na aga po. Oh, yan si Prince Primay Sinja Dumin Dumdum. Ay, Primay, aniwan ako sa Barangay Lupi, sa mismong Barangay Hall. Pa-shout out din sa mga bagong invites na now being in process to be registered. Yung ginawa ko na SPT kahapon sa mga downliners ni Atomian, Alan Alvarez, and Upper Calarian, Zamboanga City. Ayan si Sir Mario Brigoso pa rin yun. Mga ka-idol, hay nga pala kay siya ng Castilla na lagi nakatutok sa Idol FM. Sige, ang oras natin sa aking relo dito ay 9:38 na. Mag-break po muna tayo for commercial. Kasama. Ayan, balik tayo sa Idol Connect, mga ka-idol. Ito pa rin po si Idol Bacol Bolaños. Dito pa rin po ako sa Barangay Lupi Prieto Diaz Sorsogon. At bonggang-bongga pala ngayon talaga ang opisina ng Barangay Captain Ryan Dino, punong barangay. Palagi itong nagko-comment sa ating mga programa, live FB, si Cap. No, pakaganda pala ng ng opisina, Sir Gerard. The best. Ano, pag-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 
Idol, andito pa rin po ako again sa Barangay Lupi Prieto Diaz Sorsogon, and I'm so happy na sa ngayon, dito tayo ngayon sa office of the Barangay Captain na nakatutok pa rin sa Idol Connect, mga ka-idol. Kanina po, kausap natin si SM Alan Rojas ng Atomy Mindoro Center at na-explain nila yung experience sa Hair Tonic. Actually, mga ka-idol, ako po ay isa rin pong satisfied user ng Hair Tonic ng Atomy pong sandan. Ang aking pong buhok, eto, at least hindi na po siya nag-mini-piece, pero ang sinasabi ng iba na naka-observe, medyo kumakapal na rin po ang aking buhok. Kaya nga, nung makita po ako ni na Ma'am Annalyn Galay and Ma'am Aima Anda ng Palawan, sabi nila, akala nila, nung nanonood sila sa akin sa FB Live, wala akong buhok. Pero actually po, manipis talaga yan. Pero pansin ko po talaga, hindi na ganun kanipis. At kung hindi man siya tumutubo, at least hindi na po patuloy pang nagninipis ng todo. No? At inaabangan ko makarating po sa Pilipinas, yung pangkulay ng buhok, kulay brown. Nakita ko sa Canada, meron. So pagka dumating po yan dito, magkukulay brown ako ng aking buhok. Ano? Mga ka-idol. Inaabangan ko yan, Sir Gerard. O yun, nakita ko na sa camera sina Sir Alan. Sir Alan, Ma'am Menchi, ako po ay nagkumagamit na rin ng ito, yung Hair Tonic. Actually, na-prevent na po ang patuloy niya pang pagnipis ng aking buhok.
At ang katumbas niya na hindi na masyado pang ninipis, may kumakapal dyan unti-unti. Kakapal ang bulsa ko rito eh. Kakapal pa buhok. Sir Alan, alam mo kanina, naramdam ko ang kaligayahan mo, nakilala mo si Atomy. Dati siguro hindi ka ganun ka-passionate na ibahagi ang produkto ni Atomy. Pero nung nakilala nyo at na-experience mismo ni SM Menchi yung kagandahan ng produkto, nagdagdag siguro ito sa lalim ng pag-ibig mo kay Atomy na hindi mo na hihiwalayan. At binagit mo po yung mga panghugas, ha? Kanina hindi mo siguro narinig din sinabi ko, na may mga panghugas ni Atomy, lahat ng parte ng ating katawan ay meron siyang panghugas, di po ba? Tama, panghugas kuya, na sigurado kang safe. Yes. At protektado. No? Yes. So, meron ka pa po bang naisinagdag dun sa mga sinabi mo kanina? Yun po sa ano, gusto ko dagdag kasi nga sabi ko sa iyo, ang ating produkto ay basic. Ha? Mula lahat ng ginagamit ng pang araw-araw, meron tayong mga kategori. Meron po tayong tinatawag na food supplement. Yung food supplement po, yung number one na gusto ko dyan, yung tinatawag nating himuhim. Ito naman po ay konting one lang na may share ko. Yung himuhim po ay talagang ang ganda po ng testimony namin dyan, particularly sa aking wife, sapagkat nung magka-COVID po, talagang humina yung kanyang immune system. Although na-solve yung hair loss niya, ay doon sa kanya ay talagang ilang, mami, ilang timbang ka? 46. 46, naging 46. Talagang naawang-awa po ako. 46 kilogram. Ay, from 52, imagine, ilan ang ano niya. So nung pinainom ko po siya ng himuhim, ay talagang kumanda po ang pakiramdam niya. Pag umaakyat nga po siya, kasi pong bahay po namin, third floor. Pag umaakyat po siya ng hatanan, na nangangatal po yung tuhod niya, na natutupi. Pero nung pinainom ko po siya ng himuhim, ay talagang maganda po ang resulta sa kanya. Sige, mami, ikaw nga ang magsalita tungkol ng ano sa himuhim. Nga. Kasi nung ako gumaling na, mag-okay na yung hair ko, gumaling na ako, yung aking tuhod, madaling mag-bend, parang pag madali ako mapaluhod, mahina yung aking, tsaka lagi akong kapos huminga. Lagi akong kinakapos huminga nung ako gumaling ng COVID. Tapos mahina mga bones ko, yung mga tuhod ko, mahihina. Tapos kami nag-uusap kami sa office, mahina talaga yung aming katawan. Kahit 3 months na, 4 months na, sabi nila, sadyado, ganun pa may COVID. So, pero nung maghimuhim ako, naging iba, lumakas yung aking katawan, lumakas yung bumilis sa akin paglalakad, at saka ako noon, ako yung magka-COVID, hindi ako makakanta ng ano, lagi kapos ako ng hininga. Pero nung ako yung naghimuhim, nakakanta na ako, nakakanta na rin ako, hindi ako hinahabol ng hininga. So, maganda talaga yung himuhim. Hanggang ngayon, gumagamit kami, minum kami ng himuhim regularly, bawal matulog. So yun, maganda talaga himuhim at saka yung pang-dishwashing liquid na enjoy nung anak ko na may baby siya. Oh. Nasabi niya, maganda pala ito, mami, kasi kahit hugasan yung bottle, yung baby bottle, yung kanya ng anak niya, nawawala agad yung sebo ng gatas. At saka maganda sa fruit, sa gulay, na enjoy namin. So yun, simula na, no, yun na lagi ang gamit namin, dishwashing liquid. Na napapakinabangan sa lahat. Bumibili pa siya ito sa ano, sa online, yung panghugas ng sa dede. Ang ginagamit niya, tiny bud. Yung tiny bud. Sabi, mas maganda pala ito. At saka maamoy lemon. Hindi ka tulad naman, napakamara. Ito sa atin, napakamura. And ito pa ha, itong nakaganda. Imagine yung panghugas ng plato, yung pinaghugasan mo. Pwede mong idilig. Binidilig ko sa halaman. Apa, yung aming halaman to, sa tutulang, ang gaganda ng mga bulaklak namin. Yun yung pinaghugasan ng plato. Diyan ka maamoy sa plato ng ano. Ang ganda po talaga, no? Pagkatapos sa ginamit ko panghugas, pandilig pa. Basta lahat ng hugasan nito sa kamay, sa ulo, mula paa hanggang ulo ay lahat protektado. Pero teka po, nandito na po ang aming barangay captain sa Barangay Lupi. Dito po kasi, Sir Alan, ipinanganak ang aking asawa. So ang pag-ibig ko po na dala dito sa barangay na ito. At tuwan-tuwa po ako kasi ang aming pong barangay hall ngayon, napakaganda.
Galing nun ito, dati, nung pupunta ako dito, hindi ganito kaganda yung kwan eh. Pwede ba makausap natin sandali si Cap Ryan? Cap, magandang umaga po sa'yo. Oo. Sige, ganyan siya siguro. No? Si Cap, ayan po ah. Cap, ang ganda naman ng, ano, ng barangay nito. Grabe yung diskarte mo ah. Kailan pa po ba naging ganito ito? Ano yan sir, nag-construct ito kay ano last year, June. Tapos year. Natapos siya na almost mga September. Dati kasi Cap, dati po sir Alan, pumupunta ako dito pag piyesta. Hindi ganito ang itsura ng aming barangay dito. Ngayon, parang, kala na ba ito? 3 stories na ba ito? 3 stories na, grabe ang tindi. Parang pang, ano, ang kanyang pisina. Ah, pang, tingnan nyo naman, oh. Parang pang munisipyo, ano? Oh. Ganda. Oo. Oh. Ayan, si, ayan po ang aming barangay captain, bata pa. Ano? Si bata po, sir. Ryan. Oh, ayan. Sir Gerard, baka may gusto kong itanong dito. Ano mo to? Kaprobinsya. Sir Gerard. Yun po. Taga Sorsogon po ako, Cap. Gerard Mirandilla po from Sorsogon City sa Almendras sa Maynas High School. Pero, gustong-gusto ko po, Cap, yung t-shirt mo nakalagay, blessed to be a blessing. Ang ganda niyan. Ano? Alam mo, Idol Makol, marami tayong biyaya na receive. Itong mga oras na ito mismo na nakapiling natin si Barangay Captain Ryan ay isa pong pagpapatutuo na isa po siyang public servant na nagbibigay po ng serbisyo sa kanyang po mga constituents dyan. Isa po yung biyaya. Kaya, Idol Makol, ang isa pang biyaya na pwede mong i-share kay Barangay Captain Ryan, ibahagi mo rin bago ka umalis ang ating pinag-uusapan ngayon, ang tungkol sa Atomy. Sapagkat, yes. Narito nga dito si Power Couple Sales Master Alan at Menchi, maganda po, punong Barangay Ryan, maganda pong pangkabuhayan, livelihood itong Atomy. Ito po yung tinatawag namin na kumpanya na may konsensya, maka-Diyos at totoo na wala pong bahid ng tinatawag ng mga pagdududa, pagkukunwari. Yun lamang po ay bigyan ng magandang success ang lahat ng consumers na mabigyan tayo ng magandang quality ng product na reasonable ang presyo ng mga ginagamit natin sa loob ng bahay. At ang pinaka-importante, Barangay Captain Ryan, ay yung pong tinatawag na pwede po yan mapagkakitaan ng kahit na sino pa man sa ating bahay dyan po sa inyong constituents. Maraming salamat po, Barangay Captain Ryan, pagbibigyan na mo ng panahon kay gagamit po ng opisina nyo. Barangay Ryan, Captain Ryan, kung pwede po ba matanong, napaka-bata mo pa, napaka-young. Ang dami pang ano po ba ang sekreto mo na you are so young? Siguro lang sir, nag-start kasi ako is 28 years old as barangay kagawad, one term. Tapos, baka sakali na mag-barangay captain kasi ang dami namang ano natin, yung plano kung sakali, yun pinalad naman. Sabi ko nga, kung halimbawa mag-election ulit, sana ipagpala rin pa. Kasi ang dami ko pang dreams para dito sa ano. Kumbaga kanina, kung sabi nyo sir, napansin nyo agad yung t-shirt ko. Ito naman kasi remarkable para sa akin. Ito kasing t-shirt na to. Ito sir yung ano, yung post para doon sa ano, sa yung para doon sa ano dati ng asawa ko. Kasi ako naman ay yung asawa ko yung wala na. Last 2021. Itong t-shirt na ito, yung mga co-teacher niya, nag-ano sila ng mga t-shirt para ibenta at para tumulong din sa asawa ko nung time na may cancer siya, although hindi naman pinalad na. Kaya remarkable sa akin yung t-shirt na to. Ito yung ginawa nilang ano, naging printed na quotes. Kumbaga, ito, kaya itong, pag ito ginagamit ko naman talaga, siyempre na realize ko yung ka-importante yan ng tao. Pag once na
nabigyan ka ng isang biyaya, dapat na isi-share yan. Lalo kung mabuti naman yung pinagka, ano, kalalabasan. Meron din yung gawa ko sa barangay. Ba't natin pagkakaitan yung ibang tao kahit pakalaban mo yan, yung masama yung loob sa'yo. At yung napinanalo ko ng tao, public servant ka, dapat sa lahat yung period. Yun ako, hindi ako politiko as pagtabaho. Hmm. Ayan. Maraming salamat. Ayan, Ayan, Sir Gerard, maraming barangay captain dito. Maraming salamat. O, ilang segundo na lang, mensahe mo para sa mga kabarangay at kababayan natin. Sige po. Hindi ko to nasabi nung time na nanalo ko kasi medyo hindi pa okay. Gusto ko magpasalamat in behalf ng aking mga pamilya at mga kasama ko dito. Gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga kabarangay ko. May cooperative naman sila. May mga bagay na hindi natin in-expect pero nairaraos naman sa tulong ng lahat. Yung stress sa akin, immune na ako sa stress. Yun sir, yung sikreto ko. Minsan yung may tao na nai-stress, pumapakit, huwag kami bumabata. Yung stress sa akin, inaano ko na lang yan. Inabsorb ko na lang. Hindi huwag tayong papadala. Diba? Yun lang po. Maraming salamat sa mga constituents ko. Yan, si Barangay Captain Ryan ng Barangay Lupi Prieto Diaz of Sobol. Again, inulit-ulit ko, ito po ang lugar na pinanganakan ng aking forever. Maraming salamat. Lampas na tayo sa oras, mga idol. Ito pa rin po si Idol Makul Bulanios dito sa live, dito sa Lupi Prieto Diaz Rosobon sa Barangay Hall. Maraming salamat po kay Sir Alan at sa inyo, Sir Gerard. Pero siguro, bigyan natin ng ilang segundo makapagpaalam sa area yung ating bisita. Andiyan pa po ba sila? Wala na po. Medyo na wala. Ilang segundo. Paalam na po, Sir Gerard. Yes, sa muli po, sa ngalan po ng Sambayang Ginto Global, Atomy Global, ako po si Gerard Merendillo, nagpapasalamat sa lahat ng viewers and listeners, kasama po ng lahat ng mga leaders ng buong Sambayang Ginto Global Atomy. Mamayang gabi po, kita-kits tayo sa isa na naman pong show the plan orientation ng ating pong detalye ng ating Atomy. Sa Atomy at sa Georgia ay... Idol! Ayan, salamat Sir Gerard. Ako po muli, si Idol Makul Bulanios. Kasama ko dyan sa control, si Idol Floyd. Kaya lagi tayong konektado. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Bye-bye mga ka-idol. At bukas po, live tayo sa studio at meron po tayong guest. Maraming salamat. Bye-bye mga idol. Idol Connect. Idol Connect. Ano ang radyo mo? Bicol Idol. Uy, Mare, alam mo ba yung full devolution na mangyayari sa DSWD?